Ang manok at ang patatas ay masarap, pero paano kapag pinagsama silang dalawa? Yan ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng chicken croquettes. Kung ano yan, Jerome, pakita mo na yung B-roll para alam nila kung ano yung lulutuin natin. Magsisimula yan dito sa chicken quarter leg. Tapos meron tayo dito tubig na hindi pa kumukulo. Lalagay lang natin yan dyan. Di pala quarter leg, sorry! Drumstick pala, drumstick. Lagyan natin ang asin, pamintang buo, dahon ng laurel. Eh, pre, oh. Uy, may pag-ibis. Ganyan pala yung dahon ng laurel. Muputok-putok to pagkaan. Anyway, pakuluin lang natin yan hanggang malambot na siguro around mga 40 to 45 minutes. So, balikan nyo ako dito. Yan. Malambot na kaya ito? Ay, oo, malambot na yan. Pwede na yan. Set aside natin kasi kailangan nating palamigin. Habang pinapalamig natin yan, kailangan natin ng patatas. Hoy! Browning my yard, put! Tapos sa same tubig, kung saan natin niluto yung manok para malasa rin, saan natin lutuin yan. Ay, may manok pa pala dun. Meron pa pala dyan. Yan, kung kailangan dagdagan ng tubig, dagdagan nyo, pero lutuin lang natin to hanggang pwede na siyang durugin. So yung patatas natin, palagay ko okay na. Okay. I think it's alright. Kung may masama dyan ng mga kunti paminta, okay lang yan pre, kasi yung paminta na yan, malambot na yan, di ba? Mm. Kailangan nyo neto or any way para madurog nyo yung patatas nyo. Pwede yung typical na potato masher na lang. Pero dito, basta importante, durog-durog. Kasi walang binder to. Ito rin mismo yung ano sa kanya, yung magbabind na sa kanya yung patatas. Squeeze natin, dahan-dahan. Ayan. Maganda dito, na-ensure na durog na talaga. Isa pang maganda dito, naiiwan yung mong balat, pare. Tinan mo, di ba? Kagal-aing. Kagal-aing. Diba? Ang tawag pala dito, kung gusto nyo bumili nito, ay potato ricer. Taga-kanin. Uy, grabe siya. Ngayon, yung manok natin, eto na siya. Bot malam na. Kuha tayo ng tesguan para di matesbun. Tesguan para di marumihan, pare. Ito manok, ihimay natin ito. Tatanggalin natin yung laman, pero hindi natin dudurugin. Ang importante lang, matanggal siya sa butaw ng malinis. Ayon! Itong tuhod, kahit gusto ko sipsipin yan, hindi yan kailangan sa recipe ito. Mahirap sipsipin yan pag kasama doon, di ba? Purong-purong laman lang talaga. Kung may buto, tanggalin nyo. Kalinis ang butaw. Yung butaw, huwag niyong tatapon, ha? Mas maganda kung ang gagamitin niyo dito ay malalaking drumstick. Kasi mas malalaking drumstick, mas marami siyang laman, pare. Ito na siya, par. Timplahan natin. Paminta. Nor. Chicken powder. O siyempre, kailangan natin ng konting herb lang. Kinchay, pre. Pwede kayo maglagay na kung ano-ano pa dyan. Gusto niyo, mga dried basil, mga ganyan. Bawal lumabas. Ha? Tapos, doktor na naman ako. Next patient? Pre, ikaw na. Tapos na ako. Ay, hindi. Sabay kay Ao. It's lamutak time. Yung manok, medyo hibla-hiblahin nyo lang ng konti. Pero maganda yan na medyo tiangki. Tapos kailangan tikman nyo muna to. Para kasi wala na kayong pagkakataon na ayos yung pentimpla na ito. Diba? Kung konti. Luto naman na yan. Pareho eh. Okay. Buuin na natin to. Siguro, hindi nyo talaga tinapon to. Nakinig sana kayo sa akin, ha? Kunin nyo yan, kuha kayo ng isang ganyan, sibulahin nyo na, kunin nyo na yung shape na gusto nyo. Kailangan magmukha siya parang hita. Pogi-pogi mo. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo talaga. Ang macho-macho mo. Galing mo mag-dota. Grabe. Ay, alam ko. Lakas niya, bestie. Oh, ang lakas ng tinker mo kahit naglalakad. Buto! Isaksak nyo, Diane. Oh, diba? Pogi ni Kosyo. Naman yan, par. Diba? Ang ganda niyan. Diba? Isang ulam, isang kanin. Yun, yun nga yung matindi doon. Again, kuha tayo bilog, saksak ang butaw. Tapos bilugin ulit. Ay, aw. Siguro mga ganyan lang, no? Okay na yan. Ito masyado malaki. Dali lang na itong gawin, no? Tsaka nakakatawa ito. Pakain nyo sa mga anak nyo, nakatago yung gulay. Ngayon, pag ayaw pare, sungal-ngalin nyo, di ba? Ako dati sinusungal-ngalin. Mga bata ngayon, bawal na sungal-ngalin. Natitikto ka, da. Sa bantalan dati, tayo. Hindi mo na makita yung remote, sungal-ngal ka agad eh. tsaka tipid ngayon magkaanak. Dati kasi nung bata tayo, malaki gasos ng mga magulang natin sa hanger tsaka walis. So meron tayo ditong harina, breadcrumbs, tsaka apat na itlog. Hoy! Jerome, edit mo yun ah.
Pag narinig nyo po yun, mali po yung ginagawa nyo. So, kuha tayo isa. Lagay natin niya sa harina. So, meron tayong kutsara dito. Gaganyan lang natin. Kasi dapat ano to eh. Medyo maingat na kayo dito. Kasi maaari pa rin ano to. Madurog to. Konting taktak lang. Yan. Tapos sa itlog. Ganun lang din pa sa inyo. Kailangan walang dry spots ah. So, dahan-dahan yung kunin. Lagay nyo sa breadcrumbs. Ganyan nyo. Pwede nyo pang ganyanin. Para lang ma-ensure na kumapit yung breadcrumbs. Lagay na natin dyan. So, ganun lang uli. Harina. Itlog. Breadcrumbs. Tapos habang ginagawa nyo to, dahil meron na kayong nakapainit na mantika. Pag binuhat nyo pala to, huwag pa ganito ah. Huwag pataas. Patagilid. Check muna natin kung mainit na. Okay. Diba? So, prito lang natin to hanggang maging... Golden brown. Golden brown. Par. Oy, ang ganda. Ayan. Diba? Ang ganda. Diba? Pero teka lang, may kulang pa yan. Gawa tayo ng mabilis na ketchup. Sorry. Lady's choice para masarap. Konting gatas na hindi panis. Yung cowhead kaya, talagang ulo ng cow yan. Cowhead, baka sagot nga. Pero cowhead, baka naman din. Bawang. Spring onions, pare. Kung ayaw nyo nito, diwag. Kahit di na masyadong pino kasi iaano naman natin yan. Pwede asukal, pero honey lalagay ko dito. Bakit? Kasi nadampot ko. Tapos, tapa, mints. Giling. Plating na natin to. Sausawan. Tikpan na natin yan, pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. Usok-usok pa, oh. It's smoking somewhat. Party na mo yung gitna. Ang daming laman, no? Ang daming laman, pare. Diba? Maganda yung ratio ng patatas tsaka karne niya. Ramdam mo yung karne, ramdam mo rin yung patatas. Para mapatunayan yan. Halika dito, George. Ano? Okay sa'yo? Hindi, hindi mainit yan. Amity liga dito. Hindi naman mainit yan eh. Amity magpapa... Hindi ba si Amity magpapatunay na hindi mainit yan, oh. Ang lamig, di ba? Hindi. Yeah. Pero ano to, parang hindi naman kailangan ilagay sa buto. Pero kasi, meron ka na rin naman buto dyan eh. Oh. Andyan na rin naman yung buto eh, di ba? So, gamitin nyo na. Okay to, alam mo maganda dito? Ako bilang tatay na, naghahanap ako ng mga paraan para mapakain yung anak ko. Creatively kasi, siyempre, ang mga bata, picky eaters yung mga yan. Mama. So, kapag nakita nila na appealing yung itsura, kakainin nila, di ba? Pag ang bata, napakain nyo, pare. Ano yan? Ibig sabihin yan, magaling na kusinero kayo. Kasi bata ang talagang totoong food critic, di ba? Sila talaga ang totoong mag... Tsaka walang ano-ano, walang cover up. Pag di masarap, sasabihin talaga sa'yo ng bata. And eto, gusto to ng anak ko. Although, siyempre, ang request niya, medyo bawasan daw ng konting kunin. Sabi niya, ay pangkaraniwan naman sa bata 'yon, 'di ba? Ano pa ba pwede mo ilagay diyan? Corn beef. Pwede mo ilagay diyan kahit ano, pre. A5 Wagyu, pero wag naman, 'di ba? Wag naman. Wag naman ganoon, 'di ba? Oo, 'yun nga, simpleng luto lang ngayon. Sana na-enjoy niyo, mga inaanak, napakasimple, napakaganda, napakaangas. Matutuwa ang anak mo hanggang lolo mo kung kinakausap ka pa niya, 'di ba? Pati nanay, tatay, pinsan, kuya, ate, at 'yung nagtitinda ng balot sa labas niyo. I love you all, mga inaanak. Okay naman.